Hello guys, kumusta? And today, part 3 na tayo. Ito yung pinakapaborito kong part ng restoration, yung pag-rebuild ng engine. Pinakaayaw kong part yung pagbakbak ng pintura. Ano? Pero ngayon, umpisa na natin agad. Una nating ilalagay yung mga segunyal at transmission bearing. Ayan, gagamitan ko ulit ng heat gun tulad dati. Tapos kapag hindi pumasok all the way, mano-mano. So, tapos yung mga pinagbilan ko ng parts, yung mga shop, yung mga pages, ilalagay ko lahat yan sa description. Paki-check na lang. Ayan. Ito yung code ng bearing natin. 6303Z. Ayan. Meron siyang isang shield, metal shield sa isang side. Medyo pumasok ng maayos kaso hindi nag-slide ng sagat. Yung needle bearing dito, pupukpukin na lang natin, baka kasi sumobra. Okay. So next, ito naman. So ito dito. Ngayon, gagamitan ko ng socket para sakto. So, ayos na to. Ngayon, yung ano naman. Segunyal bearing. So, painit ulit. Ayaw. So, kung hindi pumasok, pukpukin na lang natin. Pero dito sa side ng bearing dapat. Medyo masisikip yung clearance. Dapat pala nilagay ko muna sa freezer yung mga bearing. Pero okay na rin yan. So, dun tayo sa kabilang crankcase. So, next na bearing, yung sa may output shaft. Ito. Yan, try natin kung tagumpay tayo dito. Ayun. Maganda yung pasok. Tapos, itong needle bearing dito. Ngayon yung part number. At ang pinakahuling bearing, ito ang segunyal bearing. Pumasok, pumasok. Yun, buti pa to, pumasok. Diba? So, ayan guys. Ngayon, palamigin muna natin. Tapos, lagay na natin yung mga transmission. Ngayon guys, pwede na natin ilagay itong plate. Ito yung plate. Sa may output shaft bearing. Tapos, lalagyan natin ng threadlock. So, ngayon guys, pwede na natin ilagay yung mga transmission. Dapat yung needle bearing natin dito, ayan, flat siya sa crankcase. Para hindi sumayad yung transmission natin. Diba? Lagyan lang natin oil, ng oil yung mga bearing natin. Feel. Eh?
Tapos yung shift drum. Para hindi kayo mahirapan sa paglagay ng shift drum, yung may ball bearing, itatapat natin yan sa taas ng engine. So ngayon, yung mga fork shift na. So yung mga fork shift natin, meron silang number. Itong dalawang 1 dito sa ano yan? Yan. Dito sa output shaft. Yung number 2 na maliit dito sa input shaft. Fork shift guide mahaba dito. Maiksi dito. So dito yan. Yun. Yung isa pang number 1. Yan. Lagyan na rin natin ng oil itong guide. Yun. Tapos, yung number 2 fork shift. Dito yan. So, dito siya sa gitnang groove ng shift drum natin. Tapos double check nyo kung umaandar. Ayan. Mukhang maayos naman. Tapos guys, mga dowel pins, huwag kakalimutan. Ngayon, doon naman tayo sa kabilang crankcase. Ngayon guys, dito sa side na to ko ipapasok yung segunyal kasi itong side na to, dit press fit siya sa magneto side. Ayan. So, papainitin ko muna tong bearing. Sana pumasok ng maayos. Okay, mainit na. Ito yung crankshaft. So, yung magneto side, yung mahaba. Lalagyan natin ng oil. Oil. Sana pumasok, sana pumasok. Ayun. So, pumasok na siya. Ngayon, palamigin muna natin. Tatanggalin natin yung o-ring kasi may bago na ako. Papalitan ko siya ng bago. Yun. So, lagyan natin ng oil. Yun, bago. Ngayon guys, pwede na tayo maglagay ng silicone gasket sa magneto side. Ayan na guys, tabi ulit natin to. Yun. Double check ulit natin kung nakalagay lahat ng maayos. Ayan. Dowel pins, okay. Okay. Lagay na natin yung mga engine bolts. So, sa paglagay ng mga engine bolts, titignan lang yung height. Sobrang taas, mali. Ayun, dapat ganyan. Pare-pareho yung height ng mga tornilyo kapag nakalagay. Pare-pareho.
Tapos punas lang ng mga sumobrang gasket natin. So, guys, lagyan na natin yung oil seal dito. Lagyan ulit natin ng oil. Yung oil seal. Tapos, oil seal sa output shop. Lagyan lang natin ng oil ulit. Tapos itong sa may cambio. Dito ulit. Tapos guys, pwede na nating ibalik itong plate holder. Tapos Loctite ulit. So ngayon guys, pwede na nating ilagay itong segment ng ano, ng ship drum. So sa paglagay nito, kung makikita nyo, meron siyang arrow. Tapos, dito sa mismong ship drop, meron tong line. Merong line dito na dapat mag-align dito sa arrow ng segment. Ayan. So, ilalagay muna natin itong pin. Ayan. Hindi ko makita. Ayun. So, andito yung line. Ito, nasa taas. Hindi makikita sa camera. Tapos, align lang natin sa may arrow. Yun lang yun. Tapos, yung plate at seal clip. So, ngayon guys, pwede na nating ilagay yung stopper lever at itong plate cover. So, lagyan natin ng Loctite. Tapos, itong lever stopper. Tapos yung seal clip dito sa may idle gear. So ngayon guys, pwede na nating ilagay yung ship lever. So, tapos guys, kung kailangan mo mag-adjust, ito yung adjuster. Ito. Pero yung akin, okay naman kasi itong arrow sa segment ng ship drum, naka-align siya sa line ng ship lever. Pero kung hindi naka-align yung line at arrow, pwede nyong i-adjust dito. Use your clip. So, ngayon guys, itong kickstarter.
Tapos itong shift shaft. At itong spacer. So guys, ngayon, itong kick idle gear, meron tong mga washer. Unang washer. Tapos yung gear. Tapos washer ulit. Tapos sear clip. Ngayon guys, ilagay na muna natin yung primary gear. Ilagay na muna natin itong bushing. Itong kunya. Tapos itong primary gear. Tapos meron tong lock washer at nut. So, ngayon ang pinakahuling part dito yung sa RPM at yung clutch housing. So yung clutch housing i-repair ko muna, papalitan ko muna itong mga rivets. So guys, i-grind ko muna to. Ito na. Okay. Lagay muna natin yung dalawa dito. Tapos yung isa sa likod. Ayan. Gumawa ako ng ano, pangkalso.
Ngayon guys, ilalagay ko muna itong clutch release. Tapos guys, eto na yung clutch housing natin. Ayan, di na gumagalaw. Washer. Spacer. Diyan natin ang oil. Tapos washer ulit. Tapos yung clutch boss. Washer at yung nut. Tapos ibe-bend ulit natin yung washer. So ngayon guys, lalagyan na natin yung mga clutch lining natin. Lalagyan ko lang ng oil. So yung push rod muna. Tapos itong ball bearing. At pwede na nating ilagay yung pressure plate natin. Tapos yung mga clutch spring. Higpitan ko na rin itong sa ano, sa primary gear. Guys, itong RPM gear naman. Guys, ilalagay na natin itong clutch cover. Ilalagay muna natin yung mga oil seal at yung two-stroke oil pump. Oil seal sa kickstart. Oil seal sa auto lube. Ito yun.
Tapos yung RPM gear, lalagay na rin natin. So, lalagay na natin yung RPM gear. Ayan, nilagyan ko na ng oil. Tapos yung gear. Washer. So, ito yung o-ring. Ay, ito yung oil seal, bago. Tapos pukpukan natin para pumasok yung oil seal. Okay. So ayun guys, pumasok na yung oil seal. Ngayon lalagyan ko ng bagong gasket. Lalagyan muna natin ng grasa. Tapos yung oil pump natin, tatanggalin ko lang itong gear. Lagyan lang natin ng oil. Tapos balik lang natin yung gear natin. Okay. So ngayon guys, pwede na natin ilagay yung crankcase cover. Tapos lagay na natin itong mga dowel pins. Tapos itong gasket, linagyan ko ulit ng grasa. Yun, sakto. Tapos yung cover. Papalitan ko rin yung mga engine bolts pero hindi pa ako nakabili. Kaya yan lang muna. Next, yung stator. So, yung stator natin, hindi ko pa alam kung umaandar. Pero, ayan. Align muna natin yung factory markings. Ayan yung factory markings, yung mga line. Tapos, adjust na lang natin kapag umaandar na. Tapos guys, itong magneto. Tapos guys, yung neutral switch, lalagay na rin natin. Tapos guys, hindi ko na in-adjust yung clutch kasi maganda pa rin yung ano niya. Eh, nag-i-stop pa rin siya dito sa may indicator. Nilagyan ko na ng threadlock yung mga stud. So guys, ilagay muna natin ang piston. Ito yung piston natin. So, pinabore ko siya ng 0.25. Tapos, genuine piston din to.
old stock kaya mukhang marumi. Piston ring natin. Install na muna natin yung mga piston ring. Tapos yung sa taas. Yan. Tapos mag-install na tayo ng isang seal clip. Tapos itong bearing natin at yung piston pin. Tapos yung pin. So, alam nyo na siguro maglagay ng piston, di ba? So, yung arrow lagi yung nakaharap sa exhaust port. Itong seal clip. Base gasket. Lagyan natin ng grasa. Tapos dagdagan na natin ng oil. Itong black, lalagyan din natin ng oil yan. So, ayan guys, konting delay kasi mali yung binigay na piston ring sa atin. Iba pala yung piston ring ng original piston ng DT125 kasi ay center lock type siya. So ang kailangan ko rin ng piston ring is center lock type. Ang mga dumating side lock type siya. Ayan, side lock. So ayan. Ayan guys, side lock siya. Nasa itas yung groove, di ba? So ito yung stock na ring na center lock type yung binaklas natin. Ayan, wala siyang groove sa itaas at sa ibaba kasi ayan, nasa likod ang groove. Ayun, nasa likod. So kapag nilalagay ko tong side lock type na ring sa piston, hindi siya makapasok sa bore. Kaya, ayun, wala. Ayun. Nag-order na ako. Hintayin ulit natin. Mga 2 to 3 days ulit sa LBC. Kasi sa Pampanga, walang mabilhan. Wala nang mabilhan na pyesa ng DT. So guys, habang hinihintay natin yung mga piston ring natin, maglinis muna tayo ng carb. So, ito yung original na carb nung DT. Ito yung dala niya. Ito. Ang problema dito, hindi ko mahugot yung piston. Dahil sa pag-try kong hugutin, ayun, na-damage ko na yung piston. Ayaw. Pati itong chok, di ko rin mahugot. Bumili na lang ako ng isa pang carb na luma din. Ito. Ito, mukhang marumi lang pero maayos naman siya. So, i-restore lang natin to. Una natin gagawin, linisin muna natin yung labas. Thank you.
Shoutout muna kay Francis Ken Ortigas, Roy Joseph Salarda, Asher Maliksi, Francis J.B. De Guzman, at John De La Cruz. Tapos yung pilot jet. So ayan, tinanggal ko na yun yung tinanggal ko na rin yung gasket. So guys, tapos itong needle valve jet, maganda pa, wala pang hukay. So guys, eto na yung carb. Pinakuluan ko siya sa tubig at dalandan. Buti na lang may tanim kaming dalandan. Ano? So, eto yung luma. Eto na yung bagong linis. Tapos, bugahan lang natin ng hangin. Guys, linisan muna natin yung mga jettings at yung mga internal parts. Meron akong carb cleaner. So guys, ngayon pwede na natin ibalik yung mga parts. Nalinis na natin. Ito muna. Meron siyang o-ring. Yun. Tapos itong pilot jet. Needle valve seat. Meron tong gasket. Okay. Tapos itong needle valve at floater. Ito. Ayos. Tapos yung gasket. At yung bowl. Yung mga screw, makalawang lang. Tapos itong air fuel screw. Tapos itong idle adjuster. Meron tong o-ring din. Yun. Makalawang lang din. At spring. Tapos itong choke.
itong karayom. Yung lock. Yung spring. Yun. Tapos, ito. Ang takip at yung gasket. Lagay na rin natin ito. Kahit na makalawang na. So, ayan na guys. Luminis naman ng konti, di ba? Pumuti. So guys, eto na. After 2 weeks ng pag-aantay, dumating din yung in-order kong pyesa na piston ring. Ewan ko ba sa LBC ano nangyari. Check muna natin kung tama, no? Baka mali ulit. Na. So, ito genuine na Yamaha din to. Meron lang tape. Napunit yung ano, napunit yung part number pero 3TL na yung unang number nito. So, inisan lang natin. Ulit. Check muna natin yung mga clearance ano. Yan, pasok naman siya sa specs natin. Yung may marking na side, lagi yung ilalagay sa taas. Ayun, letter T, top. Tapos markings, letter T, top. Okay. Kung napansin nyo, pinukpok ko ng kaunti yung magneto. Dahil nung hinigpitan ko yung pinion gear, medyo hinila niya yung segunyal bearing, kaya humigpit. So, tinap ko lang siya ng kaunti. Kaya, ayan. Smooth na ulit yung ikot. So, ngayon, pwede na nating ibalik yung mga needle bearing at piston pin. Ito yung needle bearing. Tapos yung piston natin, pwede na rin nating ibalik. So nakalagay na yung isang piston clip. Kaya yung arrow laging sa exhaust. Tapos yung butas intake. Lalagyan din natin ng oil to. Okay. Tapos yung sear clip. Double check. Yan, pasok. Tapos, pwede na nating ibalik yung base gasket. Yan, nilagyan ko na yan ng grasa. Tapos, yung engine block. Lalagyan din natin to ng oil. Nilinis ko na to eh. Pati itong piston at mga piston ring. Okay. Kailangan na siyang ipasok.
Tapos yung mga bolt nut natin. Tapos itong cylinder head. Okay, tapos yung spark plug. Yes, ngayon yung reed bulb at yung carb. So guys, dahil walang gasket yung reed bulb natin, ano, gagawa muna tayo. Wala akong makitang asbestos na gasket, kaya ito, pwede na to. Yung isang side lang naman din. Nilagyan ko na siya ng grasa. Tapos itong reed bulb, meron tong notch. So yung notch, lagi itong nakaharap sa magneto side. Yung manifold, kahit ito, hindi na ito nilalagyan ng gasket kasi meron na itong sealer. Ito, dapat malinis. Tapos itong clamp at yung carb. Try muna natin kickstart. Okay. Mukhang maayos naman. Tapos yung cover. So wala pang bolts, kaya mga pansamantalang bolts lang. Ayun na nga guys, ano?
Itong magneto cover, nagkaroon siya ng mga tuldok-tuldok nung ni-repaint ko siya, no. Pero okay na 'yan, hindi na halata, no. Natapos din natin 'to. Itong crankcase cover bolts, wala pa akong nabili. So papalitan ko pa 'yan para mas magandang tingnan. Wala pa akong nilagay na engine oil. So sa ibang episode na 'yan kapag pinaandar na natin. Ayan na, guys. Pawis na pawis ako, no. Halos lahat ng mga piyesang nilagay ko dito, genuine lahat. Gasket lang yung hindi orig, pati yung isang oil seal sa clutch release, kasi wala na akong makitang original. So lahat ng mga pinagbilhan kong shop, Facebook pages at mga Facebook accounts, ilalagay ko sa description yung mga links. At hanggang dyan muna itong vlog na to. So kita-kits sa susunod na vlog.